Hey, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Steve Kerr hindi nga takot na makaharap itong si LeBron sa play-in tournament. Pero bago yan, heto nga muna ang ating mga fast break balita. Dennis Schroeder at Jared Dudley ay mukhang nagpaparamdam na sa kanilang pagbabalik. At ang balitang ito ay nanggaling mismo kay Kyle Kuzma. Dahil sa ngayon nga ay kailangan talaga ng anumang tulong ng Lakers. At syempre mga sir, kailangan talaga nila dito itong si Dennis Schroeder. At ayon nga mismo kay Kuzma, babalik itong si Dudley sa kanilang natitirang laro, kung saan makakaharap nila ang Pacers at ang Pelicans bago nga magtapos ang regular season. At maging si Dennis Schroeder ay nagparamdam na rin na siya mismo ay babalik na para sa Lakers. Pero mga sir, para lang sa akin ay parang malabo pa talagang makabalik itong si Dudley para sa Lakers, dahil siya nga ay nagkaroon ng torn ACL. Pero itong si Dennis Schroeder ay parang siguradong sigurado na. At samantala sa ibang mga balita, Steve Kerr pinagpahinga muna itong si Curry, Draymond Green at Andrew Wiggins. At ayon mismo kay Steve Kerr, kahit na hindi sabihin ng kanyang mga manlalaro, alam niya mismo na pagod na ito. Dahil ayon pa sa kanya, kung hindi siya nagkakamali, ay tinapos nga nila ang kanilang anim na laro sa loob ng 9 na araw. At yun nga mga sir, hindi nga sumali sa practice itong si Curry at Draymond Green. At samantalang itong si Andrew Wiggins ay pumunta naman at nagkaroon ng light practice. Pero maliban nga dyan mga sir, ay hindi pala nga kumpiyansa itong si Steve Kerr, dahil itong si Draymond Green ay may issue pa din patungkol sa kanyang tuhod. At samantalang si Curry naman ay mayroon pa nga ding iniinda patungkol sa kanyang tailbone. At kaya minarapat muna ni Steve Kerr na bigyan ng pahinga ang dalawang ito. At para sa ating huling balita, Steve Kerr hindi nga takot kay LeBron, pagkos ay mukhang pinaringgan pa nga niya ito. Kung saan para mismo kay Steve Kerr mga sir ay taliwas nga siya patungkol sa play-in tournament. Kung itong si LeBron ay binapatikos nga ang play-in tournament, para mismo kay Steve Kerr ay gustong gusto niya ito. At sa isang interview sa 95.7 The Game, ang NBA sa ngayon ay napaka-interesting. At kung mapupunta ka man sa pang-7 at kung magkakaroon ka ng sunod-sunod na pagkatalo, ay laglag ka na. O ibig sabihin ay hindi ka nga talaga magaling para mag-advance para sa playoff. At para mismo kay Steve Kerr, yun daw ang katotohanan. At yun nga mismo ang naging pahayag ni Steve Kerr patungkol sa play-in tournament. At sa kanya naging pahayag ay tila parang meron nga siyang pinaparinggan. At walang iba kundi ang Lakers. Pero para sa akin lang mga sir, ay bilog pa rin nga ang bola at magkakalaman ang lahat sa mismong araw. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Mark Lister Ballesteros. At shoutout din kay Ryan Soles. At shoutout kay Rain L. De La Cruz. At shoutout kay Josel Von Vito. And as always mga sir, maraming salamat sa panonood.